So ayun na. Kasi tumingin hindi. So, kumusta ka partner? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkakausap. So, ngayong araw na to, pag-uusapan naman natin yung mga, o tatalakayan natin yung mga requirements o ano yung mga gagawin mo para makasampa ka ng barko o para maging seaman. Marami kasi mga nagtatanong sa akin kung ano daw yung mga requirements o ano yung mga trainings na kailangan gawin. So, ito, sishare ko sa inyo yung mga ginawa ko nung ako nag-a-apply pa lang. Disclaimer lang ka partner ha. Lahat ng ibabahagi kong ito base lamang sa mga naging experience ko nung nag-a-apply lang din ako bilang seaman. At saka medyo matagal-tagal na rin. Nag-research din ako ng kaunti para at least ma-update ako kung may mga bagong requirements o trainings na kailangan. So, tara, dami ko nang dada. Start na natin. Ang una nating requirements ay ang tinatawag na BT. So, ano nga ba ang BT? BT means basic training. Ito yung dating SOLAS, tapos naging BST yata. So, ngayon, pinaikli na lang nila, ginawa na nila lang. BT means, yun nga, basic training. Meron itong apat na kategorya. Ito yon. Personal survival technique, personal safety, firefighting and fire prevention, and of course, first aid, elementary first aid. Lahat ng to i-perform nyo dun sa last day nyo sa site, kung saan man yung site ng training center nyo. Dito yung tatalon kayo sa pool. Medyo mataas-taas, hindi ko lang sure kung gaano kataas. Naka-life vest naman kayo, tuturo sa inyo yung proper na pagtalon sa swimming pool. Then, magiging bombero din kayo dito. Papatay kayo ng apoy. Don't worry, by group naman ito. At saka hindi ka mahihirapan dahil may instructor, assessor na mag-guide sa inyo dun sa site kung ano yung tama at dapat nyong gawin. Nga pala partner, no? 9 days pala ito. Hindi ko lang sure ngayon. Ayon sa research ko, nakalagay dun is 5 days na lang. Kasi nung kumuha ko, 2015, 9 days yata. Then yung pinaka last day nyo, yun yung pupunta kayo sa site. Pa-perform nyo yung mga apat nyo gagawin, yung sinabi ko kanina. Tapos yung first day to 8 days, puro lecture lang yun. May mga quiz kayong gagawin, keme-keme, ganun lang. Mga sasabihin ko, puro ano lang ha, yung basic lang ha. Hindi to yung buong kailangan mo requirements para makasampa. Tatalakayan lang natin yung mga basic, yung mga una mo munang gagawin. Kasi yung mga susunod na requirements mo, to follow up naman na yun. Depende sa sabihin ng company o yung fleet manager mo kung ano yung mga dapat mo pang kunin. Kasi depende pag yung barkong nasampahan mo, kunyari chemical or tanker, o bulk, mga ganyan. Iba-iba yung training na kukunin. So, to follow up na lang yung iba. So, susunod na requirements natin. Ngayon, pag nakuha mo naman na yung BT mo, o yung BT Certificate Basic Training, ngayon ipapa-COP mo naman siya. So, pag COP, ito yung mga requirements na gagawin mo, kukunin mo. Eto, COP means Certificate of Proficiency. Okay? Kukunin mo ito sa Marina. So, ito yung mga requirements na kailangan mong ihanda para magpa-COP ng basic training. Una yung TC-ROWA. Ang TC-ROWA ito yung records, attendance mo nung nagte-training ka ng BT. Makukuha mo to dun sa front desk kung saan ka nag-enroll. Kasabay nito yung pag-release nung BT certificate mo. Susunod, medical. Kailangan mo lang yung PME format. Mura lang naman to, hindi ko lang sure kung magkano na lang ngayon. Then, susunod, kung meron ka nang nakuha mo na yung Seaman's book mo, yung Seaman's book, pa-photocopy mo yung first page niya, yun lang. Tapos, kumuha ka na rin ng NBI clearance. Pero ayon sa research ko ngayon, walang nakalagay na ano eh, na NBI clearance. Pero nung nagpa-COP kasi ako,
kumuha pa ako kasi sabi sa akin kailangan ko. Yun nga, kinailangan ko nung NBA clearance. Susunod is yung SID. So, papakita ko sa'yo kung ano yung SID. So, eto yun. Ito, bagong, ano lang to eh, bagong issue lang to ng Marina. Dati hindi naman, kahit nung nagsabi na sila na kailangan kumuha nito, nakasampo pa rin naman ako. Pero ngayon daw, kailangan na lang meron ka nito. Kasi pag kukuha ka na ng Siemens book, may lalagay ka dun ng ano, SID number. So, pag nagpa-appointment ka, hindi ko lang sure kung pwede na isabay dong pagkuha ng Siemens book saka yung SID. Okay? So, next na requirements mo is yung SDSD o yung Seafarer with Designated Security Duties. Kailangan din yan. Same lang din, pag nakuha mo na yung certificate, ipa-COP mo siya, ganun lang din yung requirements na kailangan mo para magpa-COP sa Marina. Sa next video ko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag pa-COP. Kasi merong account na gagawin, yung mismo account, kung paano ka magpa-schedule o gumawa ng appointment doon sa mismo account mo. Okay? Then, next na requirements, ito yung SRC, yung Siemens Registration Card sa POEA. So, tignan natin dito kung ano yung requirements ng SRC. Ang sabi dito, application form, fill up ka, Siemens book, yung SRB mo, diploma, transcript of record, or form 137, CAV issued by CHED, TESDA, or DepEd, and yung BT mo, BT certificate, yung basic training, and 1 2x2 picture. Okay? Tip lang, partner, ha? Pag pupunta ka ng POEA, agahan mo. Agahan mo yung pagpunta kasi sobrang haba ng pila. Pero sa ngayon, dahil pandemic, hindi ko alam kung may walk-in. So, mag-research ka. Don't worry kung may time ako, gawa ko ulit ako ng video tungkol dyan kung paano magkumuha ng SRC. Pero sa ngayon, search mo kung merong appointment sa pagkuha ng SRC sa POEA. Okay? And second to the last is yung, of course, passport. Siguro naman, alam na natin kung paano kumuha ng passport. And lastly, pinaka-importante sa lahat, Siemens book. Ito na yon yung sinasabi ko kanina na kailangan mong isabay sa pagkuha ng SID. Kasi nung nakaraang pumunta ako doon, share ko lang ha, nung nag-renew kasi ako last year ng SRB ko, hindi ko pa nakuha yung SID ko. So ngayon, kumuha ako ng SID last month lang. Sinabi sa akin, ba't hindi ko pa daw sinabay nung kumuha ako ng, nag-renew ako ng SRB ko. So, naisip ko, pwede pala yung isabay. So, tanong-tanong ka sa mga ibang kakilala mo, may kakilala ka, or hayaan mo, mag-research ako at gagawin ko ulit yung aking sipag para ma-share sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Partner, ito naman yung kailangan mong mga requirements para makakuha ka ng Siemens book o yung SRB. Kailangan mo ng PSA, birth certificate, nabubulol ako, and NBI clearance. Pag kukuha ka ng NBI clearance mo, ilagay mo doon is Visa Seaman. Okay, Visa Seaman. Then, next, yung BT certificate mo, yung basic training, yung kinuha mo. Then, documentary stamp. Okay? Dun sa pagkuha ng Siemens book, ito naman yung bago ngayon, bago. Kailangan mong magpa-appointment sa Marina. Nahiwalay kasi yung mismo, yung pagkuha ng pagpa-COP, saka dun sa pagkuha ng SRB saka SID. Naghiwalay na nila yon. So, kailangan mong pumunta sa ito, ipapakita ko sa inyo sa screen kung ano yung paano yung saan pupunta sa internet. Mag-search kung paano magpa-set ng appointment. Ito siya. So, ang gagawin mo lang, pumunta ka ng Google,
Medyo mabagal lang internet. And then type mo yun, SIDSRB Marina. Then click mo Marina ito. Pak. Mabagal po yung data ko. Then yan, makikita mo yung schedule an appointment. O diba, napakadali. Then mag input mo lang yung mga details mo. Then mamili ka na ng date kung kailan, kung ano yung available na schedule nila. Yun lang. Basic. So ayun, partner, tapos na tayo sa mga basic o yung mga una mo munang kukunin na requirements para maging seaman. So pupunta naman tayo kung saan, yun sa profession ko ngayon, yung bilang messman, kung ano naman yung kailangan mong idagdag na requirements. Okay? So, training na kukunin mo is sa NC1, yung messman course. Sa amin kasi sa company namin, nung OJT kasi kami, matik na yon, naka-schedule na kami kung kailan namin kukunin yung training na yon. Sabay-sabay kami ng mga kabatch ko, kaya hindi kami masyado nahirapan sa paghanap ng training center. So, babahagi ko sa'yo yung mga alam ko din tungkol dyan. So, kung naghahanap ka ng training center, sabihin ko sa'yo, pupunta ka ng Quiapo sa Calao. Doon marami kang makikita ang nag-aalok ng trainings doon. Messman course, NC1, NC2, saka NC3 at iba pang mga training. Kasi nandun din lahat yung mga training center. Marami kang makikita ng seaman doon. Pag may nag-alok sa'yo, magtanong ka ng NC1, magkano, ganyan, sasabihin nila sa'yo. Maging wise ka lang sa pagtatanong mo. Namahas na ako. So, partner, yun muna yung kailangan mong kunin ngayon for messman, yung NC1. Kasi meron din naman tayong NC3 ka. So, yung NC3 kasi for license yun for chief cook and second cook pag magluluto na tayo. Eh, ngayon, messman pa lang tayo. Linis kabina, mga ganyan yung mga tulong-tulong ka kay chief cook, assistant cook ka pa lang kay mayor. So, yun muna yung kailangan mong kunin, yung NC1. Kasi pag kapasok ka na, sasabihin naman sa'yo yung fleet manager mo kung ano yung pa yung mga kulang mo. Huwag kang magalala, sasabihin naman, hindi ka naman nila papasampahin na kulang ka sa requirements. Basta yung ito, yung mga sinabi ko ngayon, yung mga pangunang requirements na kailangan mo para mabawasan yung mga kailangan mo pang kunin kung mayroon pa. Okay? So ayun, partner, tapos na tayo. Sana makatulong sa iyo itong mga binahagi kong experience ko nung nag-apply ako nga seaman. So, kung isa ka man sa mga nanonood ngayon na nakaranas na, alam mo na yung mga dapat na requirements, kung sakaling may kulang man ako o mali, huwag kayong mahihiyang mag-comment, at least malaman din natin o malaman ko ano yung mga mali at kulang sa sinabi ko, at may share natin dun sa mga gusto mag-apply bilang seaman. So, salamat at napagtiyagaan niyong panoorin itong video ko. Gusto ko lang din ma-share. Siyempre, marami kasing nagtanong sa akin. May mga nagtanong din sa comment, sa Facebook, kung ano yung kailangan o requirements para maging seaman o para makasampa ng barko. So, pag asampa ka na, kumpleto na yung requirements mo, lagi mong tatandaan na safety first palagi sa barko. Okay, maraming salamat. God bless. Bye-bye.